Yo, what's up mga sir? Welcome back sa ating mga balitang basketball. Sa video ito, ating pag-uusapan kung sino-sino nga ba ang nawala at ang dumagdag sa Warriors at atin silang ikukumpara sa isa't isa. At upang hindi mo mamiss ang ating mga fast break balita, mag-subscribe na. Ang una mga sir, si Kelly Oubre Jr. Siya nga ay napunta sa Hornets at ang pumalit sa kanyang posisyon ay siyempre walang iba kundi si Andre Iguodala. Para sa akin mga sir, mas lamang dito si Andre Iguodala. Kung pag-uusapan na naman din yung karanasan, walang-wala dito mga sir si Kelly Oubre Jr. kay Andre Iguodala. Nagkaroon talaga ng problema sa unang araw itong si Kelly Oubre Jr. sa chemistry at especially sa kanyang shooting. At yun mismo yung mga bagay na hindi po problemahin ng Golden State kay Iguodala. Pero kung pag-uusapan yung kabataan, syempre mga sir, lamang na lamang si Kelly Oubre Jr. Pero as of now, para sa akin lang, malaking tulong talaga itong si Andre Iguodala sa kanila. Dahil nga mayroon silang chemistry ni na Stephen Curry at Klay Thompson. At kahit na nga siya'y matanda na, ganoon pa rin daw ang kanyang gagawin sa kanila. Kung ating mapapansin mga sir, masyadong iba yung laruan ni Andre Iguodala sa Miami Heat. Dahil nga kung iisipin naman ay magkaiba yung kanilang playing style doon kaysa naman sa ginagawa ng Golden State. At kaya sa kabuuan, panalo ang Golden State kay Iguodala kaysa kay Kelly Oubre Jr. At ang pangalawa, Kent Bazemore out, Otto Porter Jr. in. Dito mga sir, malamang sasabihin nyo na talo dito ang Golden State. Pero para sa akin mga sir, ay naka-steal dito ang Warriors kay Otto Porter Jr. Isang stretch big man, mayroon siyang shooting sa loob at sa labas. At syempre, dahil siya isang big man, pwede nga rin siyang pumuste sa loob at pumunto sa pinta. Pero ang problema nga lang sa kanya ay injury prone nga siya kung ating ikukumpara kay Kent Bazemore. Pero overall mga sir, para sa akin lamang pa rin dito si Otto Porter Jr. kay Kent Bazemore. At ang pangatlo, Eric Pascal out, Jonathan Kuminga in. Dito mga sir, aaminin ko magaling naman talaga si Pascal. Sa kanilang rookie year ni Jordan Poole, mas maganda pa ang kanyang naging performance. Pero sa kanilang pangalawang taon, ay medyo bumaba yung kanyang mga numero. At sa second year nga din nagkaroon ng breakout season si Jordan Poole. So parang baligtad yung nangyari sa kanila. At patungkol naman kay Jonathan Kuminga, kinakailangan naman talaga nila napakawalan itong si Pascal upang magbigay daan kay Kuminga. Dahil nga mataas naman din ang kanyang potensyal. Mataas, maganda yung kanyang pangangatawan at naihambing pa nga kay Giannis mga sir. At kaya para sa akin lang mga sir, panalo pa rin ang Golden State. At sa pang-apat mga sir, usapang two-way player naman tayo. Nico Mannion out, Chris Gioza in. Dito mga sir, maganda lang ang ginawa ng Golden State. Dahil nga sa ating nakarang balita ay nagkaroon ng intestinal virus itong si Nico Mannion at matagal na mawawala. At kaya magandang move dito ang kanilang pagkuha kay Chris Gioza. Dahil nga sa aking mga nakita sa kanyang highlights ay meron din naman siyang may bubuga. Pero doon nga sa Nets ay hindi nga siya ganong ginagamit. Dahil nga napaka-stack na ng kanilang team sa mga gwardya. Nagkakaroon lamang siya doon ng playing time pag mayroong na-injured at minsan sa mga garbage time. At sa panghuli, Alan Smilajic at ni Manha Vilitsa. Sa pagkuha ng Warriors kay Smilajic ay mataas nga ang kanilang expectation sa kanya at baka nga raw siya pa ang susunod na Nikola Jokic ng NBA. Pero ang problema nga lang hindi siya nagkaroon ng solidong minuto dahil nga nagkakaroon nga din siya ng mga injury at umabot na rin sa punto na siya ay kanilang pinakawala na. At ang pumulit mga sir ay walang iba kundi si Manha Vilitsa, isang stretch big man, pwede nga rin maging sentro, pwede nga rin maging forward, may tira sa labas, mataas ang IQ at merong passing skills. Pero para mismo si iba, hindi naman daw kagalingan itong si Manha Vilitsa dahil nga doon sa Miami Heat hindi naman daw siya ganong binibigyan ng minuto. Pero para sa akin mga sir ay nakadepende pa rin yan sa paggamit ng coach sa kanilang mga manalaro. At baka malay natin, mag-iiba na ang kanilang laruan sa Golden State. Sa kabuuan, bibigyan ko ng rating na 4.5 out of 5 ang move ng Golden State. Dahil medyo hati ako kay Kent Bazemore at kay Otto Porter Jr. Dahil nga mas injury prone itong si Porter Jr. kay Kent Bazemore. Pero overall, it's all good naman din. At kaya yan mismo ang ating aabangan. Para sa mga fast break balita, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching. Peace out.